Good evening, good evening, good evening po. Abang-abang lang tayo, ayan. Nakalay pa ba si Dudong? Tignan natin. Natin kung nakalay pa si Dulo. Kalay pa pala. Kaisang oras na ba? Naka-1 hour na pala si Dulo. Shout out guys! Ayan. Abang lang tayo ha. At tapos na siguro naka-1 hour na sila no. May kalap sa taas sa inyong lahat, mga nakabichi dyan. Good evening po, good evening. Tignan ko yung... Yan, good evening po. Pero kakabangan muna tayo ha, dahil marami tayong pag-uusapan. Shout out pala dyan sa mga Kalanga community. Yan, may galap shout out sa inyo. Alam kong nanonood pa rin kayo, humahabol pa rin kayo. Ito po, tingin ako, isang oras na no, sila si Dudong. So, I think na okay nang mag-live. Okay. Yan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, magpapakit muna ako dito. Papakit muna ako dito. Ba, nag-aabang ako ng mga kasama ko dito, no? Ayan. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kasama dyan. Mga supportin nila ni Kalanga. Nilanga, no? Ayan. Shout out kay Kuya Bal Santos Matubang. Hello po, Kuya. Hello, Ate Edna Vlog. Ayan, Kalinga Prab. No, Ruelo Malalag. Langga, Richelle. Ayan, may love shout out sa inyo. Mga kasama ko ngayon. Ang dami nakalad, guys. Pero ito, umpisan ko na lang, ha? Dahil nga, wala naman ako nang ginagawa. Magdadakdak na lang muna ako dito habang naghihintay tayo. Iniisip ko eh, titimplahan ko na ba yung tilapia ko? Yung mga, hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin makaget over yung mga galit kay Marilyn Chang. Yung mga inggit, galit, na lumuluwa na yung mga mata, nanonood sa akin, bumabana sa akin ng araw-araw, kawawa naman kayo, wala na kayong topic ako araw-araw, no?
topic ako araw-araw. Wala na ba kayong magawa sa buhay ninyo kundi ako lang tinitingnan ninyo? Sikat ko kaya sa buhay ninyo? Parang ako na ang star sa buhay ninyo, no? So, palakpakan sa mga loser, ha? Ako pa rin hanggang ngayon, di ba? Wawa naman kayo. Sara na lang tayo dito. Kasi hindi niyo makuha, ha? Hindi niyo makuha ang estilo ko. Okay? Kaya, sorry na lang kayo. Yung mga umiipal dyan. Hindi ko kayo bibigkasin dito. Mamaya, patasikatin ko, pakalain ko kayo. Wawa naman kayo. Masyado kayong desperate. No? Desperate na mapansin ko. Walang ibang content. Ako na lang nasa utak niyo. Araw-araw, umaga't gabi. Ako nasa utak niyo. Di wow! Matindi. Ang galit. Ayan. So, sino ang mamamatay dito na puno ng galit? Hindi ako. Lexi, shout out po sa iyo. Sino ka bang Lexi ka? Lexi, sino ka bang Lexi ka? Lexi, Pixie Lexi, sino ka bang Lexi ka? Ibang Lexi ka ba? Okay. Oh, Lexi, your channel. Iba pala ito. Ayan. Thank you po, Lexi, na nandito ka, ha? Lexi, Mama MC, andon si Berry sa kay Next. Aha. Nandoon si Berry. Yes. Iwan ko ba, no? Itong si Alma, kung saan-saan dumidikit. Gusto niya talagang magpasikat. No? Kawawa ka, Alma. Yung mga pinapasikat mo, yung mga ginagapang mo, ano nangyari? Nangyari? Naging milyonarya ba sila? Sarili mo nga, hindi mo mapamilyonarya, di ba? Kawawa ka. Sinisisi mo pa si Kalingap. Sinisisi dito ng lahat ng mga kalingap, si Kalingap Rab. Napaka-loser niyo. Wala na kayong ibang pinapasok kundi ang kalingap. Ang kalingap na lang pirmi ang nakikita ninyo. Di ba? Kung talagang mayaman ka, ha? Kung talagang mayaman ka, Alma, sana naging milyonarya na yung mga ginapang mo. Diba? Bakit? Bakit si Kalinga Brab pa ang sinisisi na kung gayon naman pala, matagal ka nang gumapang, matagal mo nang pinasok, no, sila si Madeline. Bakit hindi sila yumaman? Bakit nagpakahirap pa si Sinang mag-vlog para kumita ng pera? Ito mga kalangga, ito ang dapat nating manmanan, no? Alam natin ang katatagan ni Langga dito. Na hindi po yan magpapawakwak sa mga tao para masira ang kanyang imahe sa kalingap, masira ang kanyang dignidad sa mga ganitong uring wakwak. Totoo yan. Bakit nung naghirap sila si Madeline, mamaya pag-usapan po natin ang vlog ni Dudong, no? At ni Super Mario. Tawag ko kay Mario, no? Kay Kalingap Mario. Super Mario talaga. Kaya doon talaga nabasag ang puso ko. Noong kasing nag-live si Jason, itong animal na tong si Alma na bigong ninang ni Kalingap Rab, ang talagang punterya niya talaga humiganti, no? Maghiganti kay Kalingap Rab at sa buong kalingap. Dahil nga hindi sa pagkatuluyan nila ni El Season. So, lahat ng ginagawa hanggang magapang gapangin niya talaga. Gapangin. Siya po ang pinuno ng mga wakwak dito. Sino ang kanyang mga kasama? Alam natin kung sino sila. May mga community naman dyan. Oh, sila si Nix. Oh, di ba? May mga community sila si Nix. Bakit hindi yan ang ginagapang niya? Bakit hindi yan pinagtuunan niya ng pansin at mag-focus siya dyan para tulungan, imbis na pumasok dito sa mga benepisyari ng Kalingap? Bakit sinisisi si Kalingap Rab
na pinababayaan ang magkapatid sila si Madeline. Ito po'y scout ni Kuya Bal Santos Matubang. Matindi ang galit mo, Alma. No? Tindi ang galit mo. Bakit hindi ka makamove on? Ang dami mong pamilya sa Pinas na hindi mo man lang matulong-tulungan. Sabi niya, Mama MC, si Madeline daw humingi ng tulong sa kanya. Alam niyan naman na binipisyari ng Kalingap eh. Kahit pa humingi ng tulong sa kanya, sana kung ayaw niya ng gulo, di niyang pinasip. Correct. Salita lang niya yun, sinungaling. Kasi mahilig yan manggapang noon pa. Ha? Bakit? Bakit? Kung si Madeline ang hingi ng tulong, paano nakuha ni Madeline ang kanyang telephone number, ang kanyang contact information? Dahil ni-reach out niya. Ayan sila si Madeline. Ha? Ipanawagan ko sa buong Kalingap, bitawan kayo. Tignan natin kung kayo ay payayamanin para ratingin sa ibang bansa nitong almang ito. Sarili niya hindi niya mapaangat sa Canada. Sarili niya hindi niya mapayaman. Di ba? So what made you think? Madeline, Sheena, what made you think? Magwawagi kayo dito sa plano ninyo. Tinrider ninyo si Kalingap, Rab. Tinrider ninyo ang buong Kalingap na nagpapabago sa buhay ninyong magkapatid. Ha? Masta ninyo ang buhay ni Alma. Masta ninyo kung ano at sino siya sa Canada. Masta ninyo ang buhay ni Mylene Belmonte. Kung nasaan na si Mylene Belmonte ngayon. Masdan ninyo ang buhay ni Lola Ligaya kung si Lola Ligaya ba ay yumaman. Gutom pa rin hanggang ngayon. Dalining kaya ng grupo ni Alma na araw-araw suportahan ang kanyang mga ginagapang dito. Edmond Quarius, maayong buntag. Maayong buntag po ni mo ha. Maayong gabi sa inyong tanan. Hindi kaya eh. Pero doon sa live ni Binti Boy, sinisisi si Kalingap Rab, sinisisi ang Kalingap na kuno pinababayaan, no? Pinababayaan ng Kalingap itong sila magkapatid na Bumbay. Hindi po. Dahil inatasan dyan si Jason, si Binti Boy, na i-vlog, na ayudahan. Matagal mo nang ginapang pala. Paano mo nakuha ang impormasyon nila ni Madeline? Paano ka na-reach out? Huwag mong isisi sa mga bata na sila ang nag-reach out sa'yo. Tarantada ka, ha? Mali pa ng Kalingap. Sisisihin pa ang Kalingap ngayon na pinabayan. Ikaw ang nagpabaya. Ikaw ang gumapang. Ikaw, ha, Alma. Mayabang ka. Ha? Mayabang ka, lintik ka. At yung iba dyan, tagalabas ng Kalingap, pakialamiro. Wala kasi kayong maibang makontent, kundi Kalingap lang. Dito kayo kumukuha ng mga content. Sarili ninyo, hindi ninyo kayang magpalago ng mga viewers dahil walang sumusuporta sa inyo. Pero Kalingap at Kalingap ang pinagkukuhanan ninyo ng mga content. Matindi kayo magpabida-bida. Hello, Kim Kat. Hi. Ah, matindi kayo. Lahat ng mali, dito nakikita niyo sa Kalingap. Kung may mali man dito sa Kalingap, problema naming mga Kalingap, ayusin yan. Wala kayong pakialam. Ha? Wala kayong pakialam. Si Hug Channel, hello. Hello everyone. Diba? Wala kayong pakialam. Ngayon na sinisisi si Kalingap, Rob, di ba?
Dahil napabayaan, sino nagpapabaya? Kayo pala ang matagal nang tumutulong dyan. Bakit ninyo pinabayaan? Bakit ganun pa rin naghihingi at gutom si Bombay? Kaya nga, sisisihin ninyo si Kalinga Prab na pinabayaan nila Kalinga ng K-Boys? Hindi po! Inatas mo yan kay Binti Boy para po i-vlog, para matulungan. At kayo mismong gumapang ng ubod ng tagal na pala, bakit hindi ninyo mapabuti ang buhay ng mga tinutulungan ninyo? Ha? Bakit kayo dumiritsa dyan na meron naman taong namamahala? Natakot kayo. Dahil alam ninyong ginagawa ninyong panggapang panunulot sa loob ng Kalinga. Hindi kami magpapasulot dito sa Langga community. Dahil minamanmanan namin kayo, mga kagaya niyo, mga kagrupo mo. Ha? Ito guys ha, kanina pag-usapan po natin, sobra nabasag ang puso ko. Nabasag ang puso ko. Mabuhay ka, Kalingap Mario. Mabuhay ka, Super Mario. Ikaw ang Super Mario sa buhay ko ngayon. Pag-usapan po natin, no? Itong na-vlog ni Roy Malalag, tulungan po natin itong mapa-viral ang mga batang ito. Nung nakita ko kahapon ito, yung mga mata ng mga bata, talagang minamastan ko yung mga mata ng mga bata, guys, no? Sobra nabasag ang puso ko. Sobrang-sobra. Tinitignan ko yung mga mata ng mga bata, walang buhay, walang buhay. Walang buhay, walang pag-asa, no? Walang pag-asa yung mga mata ng mga bata. Tinititigan ko. Para nawalan sila ng buhay, nawalan sila ng pag-asa, no? Tito nga, kinakausap nga ni Super Mario, si Dudong Ruel. Sabi ni Rodante Flores, hindi naman matitinag nila ang Team Kalingap, lalo sa Kalingap Rap. Shout out, Ma'am Ganda. Thank you po, Rodante Flores. Hindi po tayo mauubusan ng beneficiary, hindi po tayo mauubusan ng ma-viral na mga recipient dito. Evelyn Mac may club set out po. Okay. Kahapon, sa totoo lang, yung nag-usap na sila ni Ruel doon at ni Super Mario. Tawagin ko na Super Mario, buhay kayo ha, ni Dudong. Guys, talaga sa totoo lang, kasi ang laki ng nagastos ko noong itong buwan na to, sobrang laki talaga. Pagbili ng kotse, pagbili ng ticket ko sa Pilipinas. Tapos, siyempre, hindi ko nababanggitin mga ginagawa ko pang extracurricular dyan sa Pinas, no? Marami po akong inaayudahan, no? Hindi lang po sa Kalinga. Kaya, simot na simot talaga kasi ako fixed income lang naman ako. Pero lahat mga ginagastos ko po, pinag-iipunan ko po yan ang ubod ng tagal. So, gayon pa man, gusto ko mang magpadala ng ayuda kahapon kay Dudong. Hindi ko talaga afford. I think maybe next month na lang po, no? Dahil nga, siyempre, nalaman natin na nakiusap nga si Super Mario na huwag nang ungkatin ang nakaraan ng mga bata. Kasi naawa talaga ako. Yun naman pala, dahil bakit po, hindi nila kayang ipabarangay, hindi nila kayang hinga ng tulong. Dahil siyempre, ang mga ama ng bata, iba-ibang mga ama ng bata doon, in the Lourdes, no? Ay kamag-anak nila na mismong nagsamantala, gumalaw doon sa nanay. Diba? Alam natin yan lahat. At nung nakita ko yung kalagay ng mga bata, nung in-interview ito ni Dudong, talagang wala kang makitang sigla sa mata, no, na magkapatid. Talagang lubog na lubog yung mga mata. Yung talagang wala kang makita. Kasi pag tinitignan mo ang isang tao, guys, makikita mo yung sigla ng mata. Yung kasi makikita mo yung ano eh, makikita mo yung buhay ng tao sa mata eh. No? Talagang nakikita ko dito, walang kabuhay-buhay. Sobrang walang pag-asa.
tinitignan mo yung mata, wala eh, parang zombie, parang wala talagang, wala talaga, talagang blanco ang mga mata na. Walang, kikita ko doon ay parang, walang ligaya, walang sigla, yung patay, patay talaga, patay, patay, yung mga mata ng mga bata, patay, wala talaga, sobrang naturog ang puso ko. Tapos lalong-lalo na humantong po dito, no, na tinatanong, anong kinakain niyo, wala po kaming bigas. Anong ulam niyo, asin? Ang tingin ko dito sa panganay, kasi 17 years old, di ba? Ang tingin ko doon sa panganay, malnourished talaga. Dahil akala ko, yung panganay ay 12 years old lang po. 12 years old. Totoo yan. Akala ko 12 years old lang yung panganay. 17 na pala. Bakit ganun ang kanilang bakit ganun? Namukha silang bata, maliit, no? Dahil po kulang sa sustansya, kulang, malnourished sila. Lumaki silang malnourished. Medyo katabaan, ang tingin natin may katabaan, no? Mukhang, Diyos sa'yo, may galap shout out sa'yo, kapatid. Yan. May galap shout out. Andito po ang aking sister. Yan, thank you po. May katabaan ang mga bata, pero hindi po yung katabaan na healthy. Hindi katabaan healthy. Kulang sa sustansya kasi ang ulam, asin. Kung hindi naman asin, naglulugaw talaga sila. O kaya, niyog, kinakain. Di ba? Yun po ang yung nakikita kong sobra. Yung mga bata, iba-ibang tatay. Wala silang nakikilalang na tatay. Tapos, may kalap sa tao, sabi ng sister ko, you know, legit kong sister to si Jusa, yung vlog. Thank you po, Jusa. Nakikita ko talaga na ang mga bata, walang masasandalan, kundi yung kanilang tita, no? At yung tita naman na wala naman din hanap buhay, kundi naglalaba. Paminsan-minsan naggagapas, no? Diyan sa dait. Hindi po natin masisisi kung bakit ang dami pong mga sponsor na nakatuon po dyan sa dait. Hindi natin masisisi. Dahil talamak talaga ang mga mahihirap. Talamak talaga. Sa dami mga taong nasisiraan ng bait dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya hindi ko rin masisisi kung bakit mananatili sila si Dudong Ruel, no? Sa dait. Dahil tingin ko, ang dait talagang sobrang talamak po na ang mga nandiyan mga tao ay sobrang sa hirap ng buhay, nasisiraan ng bait. At may mga sayad yung iba na inborn na, yun nga, pinagsamantalahan, kaya nga iba-iba ang mga anak, no? Kaya ako nagpasalamat talaga ako na may mga kalingap na tumutulong dyan sa mga tao. Kahit na nakapokus ako sa Davao, hindi ko maiwaglit sa isip ko na tumulong rin po sa dait. Tumulong. Kaya babawi talaga ako na pagkatapos ng lahat ng ito, itong taon na to, talagang tudubawi ako. Dahil sa ngayon po, ako talagang nag-iipon akong umuwi, no? Umuwi ng Davao. Nag-iipon ako. Back to ipon na naman ako. Para makaipon po ako ng pocket money. Kasi siyempre, hindi po ako mayaman, no? Fixed income, retired na tao, fixed income, monthly lang income po. Kaya, pinag-ipunan ko po ang pag-uwi ko. May ticket na ako. Pinag-ipunan ko lang po. At gusto ko pang madagdagan yung mga beneficiary ng Kalinga. Gusto kong makatulong dito sa lahat-lahat na kayang tulungan. So, marami naman akong plano, kaya nga sabi ko kay Dudong Ruel, babawi na lang ako. No, babawi na lang ako. So, diyan po, suportahan po natin. Gusto kong ipa-viral ang video ni Ruel Malalag doon sa tatlong magkapatid. Gusto ko talagang salamat sa lahat ng mga sponsors, no, na tumulong doon kagad-agad doon sa mga bata. Sobrang thank you. Salamat Dudong Ruel, ha, at Langga Rachelle. Ito po guys, palakpakan po natin ang isa na namang proyekto ni Dudong Ruel at Langga Rachelle
na mabago ang buhay ng pamilyang ito, no? Kaya shout out kinalangga Richelle, no, kay Dudong Ruel Gumalalang. Panibagong proyekto nila ito. Ito talaga ay napaka-emergency po itong matulungan. Dahil ang mga bata nagdadalaga na po. Dalaga yung isa, mga dalaga yung dalawa, no? Napakahirap po ang mga ganitong kalagayan na nakatira sila sa parang laruang bahay. Na akala ni Dudong ay laruang bahay lang. Walang kagamit-gamit, walang kaldiro, wala lahat. Kundi yung lutuan nilang bato na sa labas, no? Napaka kawawa po. So, I know na naka-premier si Dudo ngayon. Bahala kayong pumunta doon. Okay lang po sa akin. Gusto ko lang ilabas yung nasa puso ko. Gusto kong umambag dyan sa tatlong bata. Pero sa next month pa, no? Dahil nga siyempre sa next month pa ako sa sahod. Okay. Talagang gusto kong makibahagi dyan. At alam ko naman na ang Davao ay nandyan lang po yan. Hindi po mawawala ang Davao. Pero nakita ko kasi sa sitwasyon ng mga bata na ito, mas malala itong dapat tulungan talaga. Grabe, 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 grabe. No? Kaya yung mga mata ng mga bata, no? Bigla na lang sumigla nung nandoon na si Dudong, pati yung tita at yung pamangkin, nag-iiyakan nga, di ba? Dahil kung sana matutulungan, oo, tutulungan kayo ng Kalinga. Huwag po kayo mag-alala. At ito naman, ang payo ko lang sana, no, pag maganda na ang buhay ng mga yan, sana huwag wakwakin ng mga kagaya nitong nang wawakwak kay Kalinga. Ito po ang dapat nating protektahan, dapat natin manmanan, dapat natin bakuran ang mga yan. Dahil pag nawakwak ang mga ito, paano na lang hindi po matutuloy ang kanilang mga pangarap na habang buhay na pag-aasinso. Maganda nga kay Rina, di ba? Nung kay Rina pa, sinubukang wakwakin si Rina, ano nangyari? Hindi nagwagi. So, ano nangyari? Nananatili si Rina sa puder ng Kalingap. Ngayon ay number one, pangunahing milyonaryo po, milyonarya ng Kalinga recipient si Rina. Kaya palakpakan, belated happy birthday kay Rina. Yan. So, balik naman tayo dito sa mga batang ito. Napakatindi at napakalungkot ng kanilang buhay talaga. Pati tiyahin na nag-iisa na lang dahil yung nanay siyempre ibatang isip na kipaglaro sa mga bata, no? Pero importante kasi na hindi po magalaw ng mga mapagsamantalang mga adik dyan sa tabi-tabi ang mga bata. Kasi yung kubo nilang parang laruan, natatapos ang natutulog doon, pwede pong pasukin yan. Kasi kortina lang ang kanilang takip dyan sa kubo na yan. Pwede silang pasukin ng mga lalaki dyan at pagsamantalahan ng mga batang ito. Kaya sa akin guys, no, importante na sa ngayon, focus muna ako dito sa mga bata. Gusto kong bahagian mga bata na to. Gusto kong makibahagi na matulungan, mapabayaran ang mga batang ito. Kaya pasalamat tayo kay Kalingap Super Mario at kay Dudong Ruel at Kalanga Richelle. Ito po ang bagong proyekto nila ni Langa Richelle na bagong recipient, bagong beneficiary na suportahan, dapat natin suportahan lahat. At dito naman, balik tayo dito sa buong Kalinga. Bakit tayo nag-react sa mga ganitong uring tao? Kasi mga ganitong uring tao, hindi sila successful gumawa ng sariling community. Gagawa man sila ng community, pero watak-watak, nagkawatak-watak. Tatagal lang ng ilang taon, nagkawatak-watak na. Wala silang maipakitang mga ano, legit na mga forever na napabahayan at legit na permanenteng inaayudahan. Lahat ng mga kanilang mga ginagawa diyang ibang community pang samantala. Payabangan na lang, payabangan, no? Payabangan. Para sabihin community kami, may mga napagawa kaming bahay, payabangan lang po 'yon. Pero hindi nila kaya ang ginagawa ng Kalingap. Ang tuloy-tuloy na pag-ayuda, paggabay ng mga recipient po dito, mga beneficiary ng Kalinga.
Bakit masyado silang inggit at silos na sila dito sa Kalinga? Na para silang mamamatay-matay kung hindi sila makakanggapang dito. Ang kasi guys, tingin ko, bakit hindi sila successful sa kanilang mga community na gayahin ang Kalinga? Dahil yung kayabangan kasi, yung kanilang pride, ayaw namin sa poverty porn, magmukha kaming tanga. Eh, sino naman ang tutulong sa inyo kung hindi nakikita ng mga tao ang mga tinutulungan? Diba? Sinong maniniwala sa inyo kung hindi nakikita ng mga tao ang totoong kalagayan ng mga tao? Sinasabihan niyo sa mga sponsor niyo, tulungan natin ito. O anong katibayan na ipapakita ninyo? Magtitiwala lang kayo sa mga vlogger na kasi tumutulong doon sa kanyang tinutulungan na wala kayo nakikitang ebidensya. Uso na ang budulan sa social media. Oh? Kaya ito po ginagawa ng Kalingap Katibayan para maraming mga OFW, taga-ibang bansa ang makakita sa totoong kalagayan ng mga benepisyari ng Kalingap. Wala kaming pakialam kung ito'y tawagin ng ibang tao poverty porn ang Kalingap. Pero kahit natawagin yung poverty porn ang Kalingap, nakikita niyo naman kung walang Kalingap, walang mga buhay ang nababago dito. Romel Mathieu, hi. Zinaida Mustafa, hi. Diba? Ano? Hindi nga kayo nagpapakita sa mga tinutulungan ninyo, hindi nyo binablog. Marami ba? Marami ba? Nagwagi ba kayo? O diba, umuusad lang mga channel ninyo. Kasi hindi kayo makikilala ng mga tao kung salita lang kayo ng salita, maghihila kayo ng ayuda. Kailangan meron tayong katibayan dito. Ako hindi talaga ako tutulong pag wala akong nakikitang katibayan. Wala akong pakialam. Alam niya ni Diyos sa iyo, vlog. Noon pa ako tumutulong. Noon pa ako tumutulong. Ngayon, itong mga animal na to, mga wakwak na to. Ha? Kailangan ba isisi at yung mga bastards diyan? Kailangan niyo bang isisi sa Kalingap ang mga nangyayari ngayon? Hindi. Ha? Alalahanin ninyo ang kalagayan ni Mylene. Alalahanin ninyo ang kalagayan ni Lula Ligaya. Dahil dito sa mga wakwak na yan, hindi napabuti ang kanilang buhay. Pangsamantalang inaayudahan. Matapos ang lahat, iniiwanan. Diba? Iniiwanan. Kawawa kayo, Madeline at Sina. Pag nagdesisyon na ang Kalingap na iwanan, ilaglag kayo, bibitawan kayo. Tignan natin kung kaya ng Ninang Alma na yan. Ha? Hindi naman legit na ninang yan, failed ninang yan, bigong ninang yan. Tignan natin kung makakarating kayo ng ibang bansa. Tignan natin kung ang buhay ninyo mas mabuti pa sa buhay ninyo noon na pinabuti po ng Kalingap. Ha? Kayo, ito sasabihin ko ha, sa inyo, Sina at Madeline, mga walang utang na loob kayo kay Kalingap Rab. Mga walang utang na loob kayo sa Kalingap dahil nagpapawakwa kayo, nagpapagapang kayo, nagiging mukha kayong mga pera. Ha? Hindi pa sapat sa inyong meron na kayong bahay. Ha? Sinasahuran ka ni Kalingap Rab, Madeline. Tinutulungan ka sa pag-aaral mo. Ito pa ay isusukli mo kay Kalingap Rab. Napakawalang utang na loob ninyo. Ha? Naawa lang ako dito kay Bombay na hindi po matino ang pag-iisip niya. Dapat kayong ilaglag na ng Kalingap. Dahil ganito pala nagpapawakwa kayo noon pa. Ha? Wala kayong respeto sa Kalingap.
Ha? Dapat sa iyo ilaglag, tignan natin hanggang saan ang galing ng mga wakwak na umaw, nagwawakwak sa iyo. Galit ako dito sa magkapatid na to eh. Galit ako kay Madeline. Dahil dyan, nabas si Kalingap. Dahil sa iyo, Madeline, ha? Nabas ang Kalingap. Mga mukhang pera. Hindi nyo iniisip yung buhay ninyo bago kayo na scout ni Kuya Bal. Nakatira lang kayo sa gilid-gilid ng dait. Ha? Na halos walang makain. Napabuti ang buhay nyo. Nagkaroon kayong limpak-limpak na salapi. Nabihisan kayo. Anong ginagawa ninyo pagtatraidor sa Kalingap? Ha? Galit niyo ko. Ha? Kayo, ang mga kagaya ninyo, ang dapat ilaglag sa Kalingap, mga walang utang na loob. Traitor ka, Madeline! Ha? Traitor ka! Wala kong pakialam sa'yo noon, may pakialam ako sa'yo. Pero itong ginagawa mo sa buong Kalingap, kay Kalingap Rab, napaka walang utang na loob ninyo. Ha? Nagpapagamit kayo, nagpapagapang kayo sa mga wakwak. Wala kong awa sa iyo. Ah, wala kong awa sa inyo. Dapat kayong bitawan ng Kalingap. Traidor ang labas ninyo dito pag mumukha nyo katraiduran. Lang utang na loob. Ah, ang daming na itulong ng mga Kalingap sa inyo. Pero pinagpapalit ninyo ang Kalingap sa mga taong masasama. Bakit ko nasabing masama? Dalang punto lang nito mga tao ito makapaghiganti sa Kalingap, makapaghiganti kay Kalingap Rap. Hello, Careless Islander, may galap shout out sa'yo. Ha? Babanakan kita, Madeline, wala kong pakialam sa'yo. Ha? Ito susukli nyo, nasisisi sa Kalingap Rap dahil sa'yo. Mukha kang pirang animal ka. Lumaki ulo mo. Naawa ko kay Kalingap Rab. Lahat ginagawa para sa inyo. Lahat ginagawa ng Kalingap nila Kuya Bal dahil sa inyo. Anong ginagawa nyo? Ang kawawa dito si Bumbay. Hindi nyo iniisip ang kalagayan ng bunso ninyo. Ha? Mapangarap. Mapangahas mag-traidor. Galit ako sa mga ganitong tao. Walang utang na loob, hindi marunong tumanaw sa pinanggalingan kung saan walang-wala kayo sa buhay. Isang kahit isang tuka kayo. Sino dapat sisindi dito? Hindi lang ang nagwakwak, kundi kayong mga winawakwak dito. Ha? Masisisi niyo ba ako kung bakit ako disappointed at galit dito sa itong Manila na to? Lahat ginagawa ni Kalingap Rab para mapaayos ang buhay mo, matulungan, mabigyan ng konting pera, mapag-aral, tulungan sa pag-aaral mo. Yun pala, kumukuha ka rin ng pera sa iba, palihim, pagkatraiduran
ginagawa mo dito, Madeline? Ang hindi pagtanaw sa pinanggalingan, Madeline, hindi makakarating sa patutunguhan. Tandaan mo yan. Ha? Wala kang utang na loob. Pira-pira lang ba? Temporaryong pera habang ang buhay ninyo na pabago kung hindi dahil sa Kalingap? Kung hindi dahil kay Kalingap, rapat Kuya Bal Santos Matubang? Saan ang pagtanaw ninyo ng utang na loob na lahat inaasan niyo sa Kalingap? Mga abusador! Ang kagaya mo, Madeline! Ha? Kayo ni Sina, mga abusado! Lumalaki ang ulo niya ng mukha kayong mga pera! Huwag ninyong tarantaduhin ang Kalingap na tumutulong mabago ang buhay ninyo. Ang Kalingap, loyal yan pagdating sa tulungan. Pero pag once nagpawakwak kayo, ha? Tumatraidor kayo, hindi kami papayag, mga Kalinga partners, mga Kalinga supporters, subscribers, hindi kami papayag. Gagawin ninyo ito sa mga matubang. Apak-apakan nyo na lang ang mga taong nakatulong sa iyo? Kinakagat nyo na ang mga kamay na nagpapalamon sa inyo? Ipagpalit nyo na ang isang Kalinga prab, ang Kalinga para sa isang mapaghiganting bigong ninang nawakwak? Umayos kayo! Ha? Umayos kayo! Nagpapadala kayo? Ha? Nangailangan pala kayo ng pera. Bakit hindi kayo nanawagan? Kailangan ba ang Kalingap ang lumapit ng lumapit sa inyo? Hindi ba kayo ang nakadepende sa Kalingap? Buhay nyo, dinidepende nyo lahat-lahat ang kailangan nyo sa Kalingap? Natulungan pala kayo ng alma na yan noon pa. Bakit hindi niya sinabi kay Kalingap, Ram? Para mabigyan pa kayo ng ayuda? Para matulungan pa kayo? Bakit nagpapakahirap si Sina mag-vlog para kumita ng isang pera? Nasanay na kayo sa pera. Noon, wala kayong pera. Asin at lugaw at kung ano-anong basurang kinakain ninyo nang wala pa ang Kalingap sa buhay ninyo. Ito ang tandaan mo, Madeline, ha? Tarantada kang bata, kang animal ka. Ginalit mo ang lula, ha? Saksi kaming lahat sa pagbuti ng buhay ninyo kung wala ang Kalingap. Pero ang ginagawa ninyo? Kaya ngayon, sa mga bagong scout nila ni Kuya Bal, gaya ng scout ni Kuya Bal, nakaawa-awa talagang ina, no? Apat, mag-aapat ang anak. Kaya okay, Kuya Bal, no? Ito po'y dapat po mapabaral din po ito, gaya ng na-scout nila ni Dudong Ruel. Ito, na ang kailang mga tulungan. Dapat tulungan talaga. Hindi ang mga kagaya nitong mga walang utang na loob, mga pisti sa community ng Kalingap. Mapagsamantala, mga nagiging mukhang pera, makasarili,
nasisira dito. Sino si Kalinga Prab? Dahil sa inyo. Nasisira dito si Kuya Bal dahil sa inyo. Kawalang hiyaan ninyo. Ha? Ngayon, magyayabang kayo. Poverty porn. Pero anong pinagagawa ninyo? Di ba ginapang ninyo ang mga poverty porn na beneficiary ng Kalinga para kayo? Kayo ang umako na mag-continue magbigay ng ayuda sa mga tinatawag ninyong poverty porn. O di ba poverty porn din kayo? Ha? Mga magnanakaw ng mga beneficiaries ng Kalingap na tinatawag, tinatagurian ninyong poverty porn. Sino ngayon ang mas poverty porn? Kayo yon. So hindi po kayo nagkakaiba sa mga sinasabi ng poverty porn dito sa Kalingap. Poverty porn din kayo. Ha? Mga hipokrita at hipokrito. Ayan, tatakya sa utak mo. Alma, ikaw dyan sa sinong mayabang. Lalo ka na, Jewel Salcido. Galit na galit ka pag tinira at binira si Alma mo. Ha? Umakyat-akyat ka doon kung saang live para siraan ang Kalingap tawaging poverty porn. Habang ginagapang ninyo ang mga tinatagurian yung poverty porn, kayo tumutulong din. Ha? Huwag ang pagka-ipokrito mo. Kayo, ni Alma! Poverty porn kayo? Habang ang ginagawa niyo, poverty porn din? Ginagapang niyo ang mga tinagurian yung poverty porn din kayo! Mga traitor! Gumawa kayo na sarili niyong beneficiary! Huwag kayong makisalaw-saw sa Kalinga. Lahat na lahat na mga sinasalaw-sawan nyo, hindi gumanda ang buhay. Ha? Makisalaw-saw kayo. Nunca namin kayong papasukin sa community ni Dudong Ruel. Kahit sino pa kayo dyan na magpapanggap, ha, magbibigay ng kabutihang loob, we, sinusuri muna kung sino talaga kayo. Master Pajakiro, hello guys, hello po sa iyo. Ha? Hindi kami papayag. Kaya bago kayo manghusga ng poverty po ng Kalingap, tignan nyo muna ang mga sarili nyo kung saan kayo. Kayo ang nanggapang sa tinatawag niyong poverty porn, ginapang ninyo para ayudahan. Poverty porn din kayo. Ha? Pikatan ko kayo. Mga poverty porn din kayo. Nagtatagal ba yung mga tinutulungan niyo? Pinabayaan niyo? Ha? Ayan si Madeline. Itong litsing batang ito. Ha? Kahit bata, yung babanatan ko talaga yan. Wala kong pakialam. Pag traidor, traidor. Ha? Walang utang na loob kang bata ka. Ha? Ito pa susukli mo kay Kalinga Prab. Ito pa susukli mo kay Kuya Bal. Napakawalang hiyaan mo. Tignan mo yung mga loyal sa mga Kalingap. Ganda kayo ng buhay. Bakit ganyan ang buhay nyo? Para kayong pinarusahan ng Diyos. Dahil masama ang puso ninyo, masama ang intention ninyo. Ha? Huwag ako! Ha? Pag may nakita kung mali, babanatan ko talaga kayo. Hindi ko papayagan
gananoy ninyo ang mga kalinga. Ilisa yamagata migalap sa taizibe. Ha? Ang ganda na mabuhay yung mga loyal na beneficial ng kalinga. Bakit yung buhay ninyo madilim? Buhay kawawa pa rin. Sa lahat ng itinutulong ng kalinga, lahat ng mga binibigay ng mga sponsor, bakit parang gumagapang pa rin kayo sa lupa? Dahil masama ang puso ninyo. Masama, hindi kayo biyayaan ng Panginoon. Ha? Itong katraydoran ginagawa ninyo, pagpapahiya ninyo sa kalinga, pagpapahiya mo kay kalinga, bro. Napakabastos mo. Lahat ng ginagawa ni Kalinga, pinapatira ka sa bahay, pinapalamon ka sa bahay, binibigyan ka ng pera, allowance mo, ha? Tinulungan ka sa pag-aaral mong bata kang animal ka. Ito pa ginagawa mo kay Kalinga, bro. Ha? Ilisa Yamagata, puro boyfriend lang inaatupag. Kalandian! Ha? Kalibugan! Ha? Yung libog hindi mawawala sa katawan yan. Mamanatiling nandyan ang libog hanggang tumanda ka. Pero agapan mo yung libog mo. Yung kalandian mo. Pare, pagpalit mo. Ha? Ang dignidad ng kalinga dito sa wakwak na nagwawakwak siya. Nagpapawakwak kang animal kang bata ka. Josephine Gatso, may galap sa tayo sabi. Ah, nagpapawakwak ang hayop ka. Ikaw babanatan ko ngayon. Tarantada ka. Ginagawa mo dito ang kahayupan sa kalingap. Ginagawa mong damage dito sa pangalan ni Kalingap Lab at pangalan ni Kuya Bal at sa buong kalingap. Sa lahat ng ginagawa ng kalingap, ito pa ang babalik mo. Gabaan ka sana. Makarma sana ang pagkatao mo. Pagsisisihan mo ang ginagawa mong itong madilim. Pagsisisihan ninyo ito. Ha? Mga nang wakwak sa kalinga. Pagsisisihan nyo may darating na panahon sa inyo. Mga animal kayo, walang ginagawa mga kalingap sa inyo. Hindi deserve ng kalingap ito. Hindi deserve ng kalingap na mabanatan, mabasta mga tao. Nagpapanggap kayong kawawa, yun pala tumatanggap kayo ng pera sa wakwak. Ilagay mo sa lugar ang kalibugan mo, madilim! Sina! Ha? Ilagay niyo sa lugar, kalibugan, kalandian ninyo. Dahil yung mga pirang inaayuna sa inyo, pinabibigay niyo sa mga boyfriend ninyo. Nagugutom na yung bunso niya si Bumbay. Ang kawawa dito, ang pinakakawawa dito. Walang iba kundi si Bumbay. Si Bumbay, kung hindi dahil sa buhay ng Bumbay, ha, hindi mapapabuti ang mga litsing buhay niyo. Ha? Mga hayop kayo. Ito ginagawa ninyo sa kalinga. Kung hindi dahil kay Bumbay, hindi kayo magkakabahay. Kung hindi dahil kay Bumbay, ha, wala ka sana ngayon, madilim, sina. Hindi ninyo tinatanaw ang mga ginagawa ng kalingap sa inyo. Dahil kay Bumbay, napabuti ang buhay niyo. Nabihisan kayo, napakain kayo, napaiskwila kayo, nabigyan kayo ng financial, ha? Nagtulong ng kalinga. Welcome, Bumbay. Sino ngayon ang ginugutom ninyo? Hindi ba ang bunso niyo si Bumbay ang pinakakawawa dito? Ang tinitignan niyo sarili ninyo, ha? Kalandian, kalibugan. Kaya ganyan ang buhay ninyo. Ano, papasukin nyo rin ang kulungan gaya ng nanay nyo, tatay nyo? Kasi ganyan mga utak nyo, mga utak lusaw, utak bulinaw, mga walang utang na loob,
Pag wala kang utang na loob na tinatanaw, hindi ka makakarating sa patutunguhan mong leche ka. History repeat itself. Maayong gabi, Luis Buni. Ha? Ang ayaw ko sa mga tao, wala utang na loob. Sinungaling, mapagsamantala. Nagpapanggap kayong gutom, nagpapanggap kayong mahirap yung pala, tumatanggap kayo ng pera. Sarang mga perang binibigay ni Alma sa inyo, na noon pa pala ilang taon na kayo inaayodohan. Hindi nyo man lang masabi ito kay Kalinga Prab. Hindi nyo man lang maipaabot kay Kalinga Prab na may tumulong sa inyo. Dapat noon pa ito alam ng Kalingap, hindi ba? Para noon pa ito dapat kayo binitawan ng Kalingap. Hindi nagpapatuloy ang Kalingap na ayudahan kayo. Pero bakit? Dahil mapagsamantala ka, Madilin, kayo ni Sheena. Alam niyo pala, tinutulungan, matagal lang kayong tinutulungan. Galit na galit ako sa mga tao mapagsamantala sa Kalingap. Dahil alam ko ang puso ng Kalingap. Napakabuti po, bukal sa loob ang tumulong dito. Na walang halong kapalit. Respeto lamang po. Ha, respeto lang. May respeto ba kayong binibigay? Wala. Puro pagsamantala. Puro hingi dito, hingi dyan. Parinig dito, parinig dyan. Ilang taon na kayo dito na inaayodahan ng Kalingap? Ilang taon na? Ha? Ilang taon na? Wala akong pakialam, alam kung magalit si Kalingap sa akin. Ha? Na mapistik ko tong batang ito dahil walang utang na loob. Kahihiyaan ni Kalingap, kahihiyaan ang buong Kalingap ito. Kahit ibang communities, Kalingap, Kalingap yan eh. Ha? Sinuportahan natin lahat yan. Pero ito ang iigaganti mo dito kay Kalingap. Ang mabas. Bakit hindi na ipagtanggol si Kalingap doon sa mga baser na kuno pinababayaan? Nang alam naman pala nitong animal na batang ito, si Madilyn, ha? Na may umaayuda sa kanila buwan-buwan. Dapat, ha, Madilyn, pinagtanggol mo si Kalinga Prab. Ha, hayop ka. Hello, my vlogs channel. Hello po, Ma Mustachan. Diyan, tama po kayo. Nakakainis ang mga magkapatid. Yes. Diba? Babanatan ako, babanat sa inyo. Mga taong ganito, ha, hindi nyo deserve ang kaawaan. Ha, mga piste kayo sa community ng Kalinga. Mapagsamantala. Hindi lang naman si Bruno pinagtatanggol ko dito. Hindi lang si Langga pagtatanggol ko dito. Hindi lang si Kuya pala pagtatanggol. Sabi ko, dipindir ako ng Kalingap. Dipindir din ako kahit na may dipindir si Kalingap, Rab. Ha? Pero walang bumanat kay Madilyn. Babanatan kitang bata ka. Saksak mo yan sa utak mong bulinaw. Ayaw nyo magpakatino. Ang ganda-ganda na ng buhay na ipinigay sa inyo ng Kalingap. Nang dahil kay Bombay. Pinabayaan ninyo, ha, ang bunso ninyo. Pinabayaan ninyo si Bombay na kulang sa pag-iisip na tinutulungan. Primary na tinutulungan ng Kalingap. Bakit kayo nasamang tulungan? Dahil kapatid kayo ni Bombay. Mas napabuti pa ang inyong mga kalagayan dahil kay Kalingap Rab at Kuya Bal Santos Matubang. Ha, Madilyn? Ha? Ito, saksak mo sa baga mo ito, Madilyn. Ha? Animal kang bata ka. Hayop ka, Madilyn, ha? Leche ka! Ha? Animal kang bata ka. Traidor ka! Wala kang utang na loob, Madilyn! Ito igaganti mo. Ang tagal-tagal ka na palang inayodahan ng wak-wak na bigong ninang na mapaghiganti. Natanggap mo pang tumanggap ng pera? Kahit man yan nag-reach out sa'yo. Pero dapat nagkusang loob kang magtanggi dahil merong nangangalaga sa inyong magkapatid.
Respeto ang tawag dyan, ha, animal? Gabaan ka sana, Madeline! Kayo ni Sheila, gabaan sana kayo. Babagsak sana ang lahat ng karma na meron sa buhay ninyo. Ha? Ito, sinusukli nyo? Ang bilis, tama ka, kay Liv Mateo. Ang bilis nyo magpasilaw sa mga kunting pera. Pero hindi ninyo, ha, iniisip magkano ang halagang nagastos ng Kalingap na hindi naman po sinusumbat yan. Magkano kaming mga supporter, kaming mga sponsor, kaming mga viewers, subscribers. Alam namin magkano ang ginastos ng Kalingap sa pagpababahay ninyo. Alam namin kung ano ang mga binibigay ng mga sponsor. Boxes upon boxes upon boxes. Mga damit, sapatos, bag at kung ano-ano pa, mga pagkain, mga dilata, kasama ang pera. Ito ba ginawa ng wak-wak ninyo? Ginawa ba ito ni Alma noon pa na namahagi ng pera pa, mamodbo ng pera sa inyo, nagbibigay ng mga boxes noon pa ng kaumpisa pa lang sa pag-scout dito kay Bombay? Ginawa ba ito ni Alma? May naiambag ba si Alma sa isang posting bahay niyo? Isang posting, wala! Ha? May naiambag ba si Alma sa buhay niyang pang-araw-araw niyang kinakailangan? Wala! Wala! Sino? Isa-isahin natin, sino ang tumulong sa inyo? Diba? Napakawalang utang na loob ninyo mga animal kayo. Ay, nakakahayop lang talaga mga ganitong uring tao. Pagsamantalahan ng Kalingap. Ipapahiya si Kuya Bal, ipapahiya si Kalingap Rab. Na walang humpay, hindi nagpapabaya po yan. Hindi nagpapabaya. Pero bakit na pa si Kalingap Rab? Salamat, Ryan Jules. Bakit na pa si Kalingap Rab? Dahil sa iyo. Dahil sa inyo, mga kapatid, na tinatago niyo noon pa. Naubod na pala ng tagal ang paggapang nitong bigong Alma na to. Kung saan-saan napupunta yan. Na wala namang naging successful ang buhay sa mga kanyang mga inayudahan. Puro temporaryo ang mga ayuda. Nagkanda utang-utang yan sa bangko. Hindi makakuha ng account yan. Kaya pinapadaan po yan kay Jules Salcido. Ito ba ang sasandalan ninyo? Ang taong walang kredibilidad? Ang taong hindi man lang mapaayos ang sariling buhay sa Canada? Magyabang lang? Hindi nyo ba iniisip na baka ako'y winawakwak dahil gustong maghiganti kay Kalingap Rab? Ha? Hindi mo iniisip ano? Nasilaw ka sa pira, ha? Animal kang bata ka. Hayop ka. Ha? Masyado kayong abusado. Masyado kayong mga abusado. Ang mga kagaya ninyo dapat sinusumpa sa Kalingap. Nilalaglag at never ng tulungan uli kahit magkadugo-dugo na yung mga ilong at mata ninyo kaiiyak. Hindi nyo deserve ang matulungan. Dapat hindi kayo natulungan. Dapat si Bombay lang, ha, ang inampon ng Kalingap. Hindi kayo. Na isama kayong ampunin ng Kalingap dahil kay Bombay, wala kayong utang na loob, pinabayaan ninyo ang bunso ninyo. Ha? Pinabayaan ninyo si Bombay. Ito pa pag gaganti ninyo, pagbabalik, tanaw na loob ng Kalingap. Ha? Animal ka, Madeline kang hayop ka, ha? Huwag ako. Paano ibabagsak ang poverty pond?
Sila naman sumasalo, di ba? Kain eh. Kunwari pa, galit sa poverty porn. Galit dahil hindi sila isinamas kalingap. Dahil bakit? Mga traidor. Ma, hindi mapagkatiwalaan. Ngayong hindi na sikat-sikat yung kanilang magpangalan, mga bigong, mga subscribers, sponsor kuno. Gusto nilang mag-sponsor doon sila sa kusarili ng community. Huwag nilang manghimasok dito. Pakialaman ang kalingap. Dahil kami, hindi kami nakikialam sa kalingap. Sinasalo nila mga poverty poor na kanilang mga sinisiraan. Misa G, baka ginami sa pang-date ng dalawang magkapatid na ang mga nat... Oo! Pang-date? Habang nung kapanahonan, anong buhay ninyo, Madeline? Ninyo ni Sina? Halos lupa na kinakain niyo sa kapobrehan ninyo. Ha? Lahat ng power ng ginagawa ng mga sponsor, ginawa nila para matulungan kayo. Dahil kaawa-awa ang buhay ninyo. Nasaan ang ama mo? Di ba nasa bilangguan? Wala ka ng nanay. Ang ginagawa niyo. Ang kalingap nagsilbing naging pamilya ninyo. Pero ito pa ang mismong sinaksak ninyo sa likod. Tinraidor ninyo. Tinraidor ninyo. Akala mo ba walang babanat sa'yo dahil bata ka? Bababanatan kita, wala kong pipiling babanatan dito. Ha? Pag nakita kong mali ang ginagawa mo, ha? Makalitsihan tayo dito. Ha? Bakit? Napabuti ba ang buhay niyo? Naging milyonarya ba kayo? Sa pagtanggap ninyo ng pera dito sa Peking Alma na to, sa Peking Ninang na itong wakwak, pinuno ng mga wakwak sa kalingap. Ikaw, Alma, ha? Ito, tandaan mo, ha? Mag-abang-abang ka lang. Hindi porkit nakakatulong ka sa mga tao dyan, hindi ka makakarma. Tandaan mo yan. May karma kang darating. Pagdurusahan mo yan. Ginagawa mo dito sa paghihiganti mo kay Kalinga Prab. Ha? Katarantadahan mo paghihiganti, ha? Limal ka. Ha? Magsama na kayo ni Jewel. Ha? Magsama na kayo ni Jewel. Noon pa hanggang ngayon, manggagapang na kayo. Bakit hindi nyo kayang tantanan ang kalingap? Dahil wala na ba kayong ibang matatanaw sa bakuran nyo? Dahil ang kalingap ang talaga ang maganda sa mata ninyong pasukin. Pakialaman. Ha? Ayaw ko kasi may blood. Ha? Ayaw ko sa mga tao mapagsamantala. Ha? Bitigar bimiglab sa tao sa'yo. Ha? Ayaw ko. Galit na galit. Ito ang magtitrigil talaga sa akin. Ha? Madali akong magalit pagdating sa mga taong walang utang na loob, sa mga taong mapagsamantala. Madali akong magalit sa mga taong mga sinungaling, mga traidor. Ha? Madali akong magalit. Maliban dyan, wala na ibang magpapagalit sa akin, asawa ko, hindi kaya akong pagalitin. No? Pero ito ang pinaka-pit peeve ko. No? My very pit peeve is that people who take advantage on others. People who do not look back to where they came from. People who are ambitious and step all over on other people's shoulders so they can raise themselves higher. I mean, incarnation, sis. Salamat po, sis. Huh? I hate people like that. Isipin ninyo kung saan kayo nang galing, animal. Ha? Isipin ninyo.
Nakita ko ang live ni Kalinga Prab. Nagreklamo si Kalinga Prab, siya pa ang nabas na puno pinababayaan ni Kalinga Prab at ng K-Boys itong magkapatid na to. Dahil sa iyo, ha? Walang utang na hayop kang demonya kang madilin ka. Ha? Dahil sa iyo, hindi mo kayang pinaglalaban si Kalinga Prab doon ng bilas ito. Ah, putang ina mo, Madeline. Ginalit mo ako. Wala kang utang na loob sa Kalinga. Pinagagawa ninyo? Ano? ATM card na lang ba? ATM card na lang ba si Kalinga Prab? ATM card na lang ba ang buong Kalinga sa inyo? Para meron kayong panglalaki, pirang panglalaki, may pira kayong matatanggap ng ibang tao para paglalandi ninyo? Panglalandi! Kalibugan! Libog nyo, lagay nyo sa lugar. Ha? Hindi kayo mauubusan ng titi, ha, Madeline? Lagay nyo sa lugar. Huwag nyo pagsamantalahan ang Kalingap. Diba? Nakaka-high blood kayo eh. Kaya kayo nababanatan na ganito ang mga ugali ninyo. Ang hangad lang naman ng Kalinga ang respetuhin. Mga taong natulungan matutong rumispeto po. Pero wala eh. Matapos niyong samantalahan ang Kalinga ng ilang taon, gatasan, pagsinungalingan, ha? Diba? Totoo yan. Ako galit na galit ako sa mapagsamantalang tao. Bata ka man o matanda, bibirahin kitang animal ka. Bibirahin talaga kita. Dahil mali ang ginagawa mo. Pag may nakita akong mali, bibirahin ko kayo. Ha? Huwag niyong sagasaan ipapahiya ang Kalingap dito sa mga ginagawa ninyo. Hindi mo man lang na kayang sabihin kay Kalinga Prab. Kalinga Prab, may gustong magpaabot sa akin ng tulong. Si Peking Ninang, ang sawing ninang na gusto pong maghiganti sa inyo. Ginagapang po ako. Ginagapang po ako. Ano palagay mo, Kalinga Prab? Tatanggapin ko ba ang kanilang ayuda na ibibigay sa akin, na binibigay sa 17,000 pesos? Kalinga Prab, kailangan ko ng 17,000. Paano kong kikitain ang 17,000? Hindi mo ginagamit ang ganitong mga pananalita kay Kalinga Prab dahil bastos ka, wala kang utang na loob. Traidor kang bata ka. Ha? Traidor ka? Ha? May blood. Paawa-awa kung may kailangan pag natulungan mo na itsapwera ka na. Correct. Ito? Ha? Ito ba? Ang gusto nating makita sa loob ng Kalingap, ang mga nagiging beneficiary ng Kalingap. Ito, panawagan ko po sa buong Kalingap. Kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab. Ilaglag niyo na po sila si Sina at Madeline. Laglag niyo na po ang magkapatid nato sa Kalingap. Kasi nakakahiya po. Ang bit-bit ang mga sinusukli dito sa Kalingap ay kawalang hiyaan ang katraidoran dito. Bakit na time out si Ede? Ano pa sinasabi ni Ede? Diba? Ayaw ko.
Ayaw na ayaw ko ang mga ganitong uring tao na kinakawawa po. Kasi marami pong mga taong kailangang matulungan ng Kalinga. Kagaya ng mga ngayon na mga na-vlog po ni Kuya Bal, di ba? Na sobrang kawawa ang batang ina, no? Na tatlong anak makaapat buntis. Lalong-lalo na itong mga na-vlog po ni Dudong Ruel kanina. Na magkapatid pong sobrang nabasag na iyak ang puso ko. Nabasag ang puso ko. Na ito'y dapat itong mga ito maipaviral natin. Matulungan nating mga viewers ang mga ito. No, kahit sa kunting paraan makatulong tayo. At sana naman dapat pagdating sa panahon, hindi po ito bumaliktad na kagaya nila ni Bumbay, kagaya nila ni Madeline at Mylene at Ligaya. No? Ang mga ganitong uring tao, no, na kinasusuklaman ko talaga, umiinit ang dugo ko dito. Dahil iisa at iisa pa rin ang taong wakwak. Walang iba kundi itong si Alma. Ha? Ninang Alma. Kahayupan mo, Alma Berry. Ha? Tandaan mo to. May babalik sa'yo. Iiyak ka ng bato, iiyak ka ng dugo pagdating ng panahon. Sinusumpa ko ang ginagawa mo dito sa Kalinga. Ipagdadasal ko, ha? Yang ginagawa mo. Dahil alam ng Diyos ang mga ginagawa ng Kalinga dito. Kahit na iniinda namin ang lahat ng tawag sa amin dito bilang mga charity poverty porn. Nilunok namin lahat ang mga panglalait na mga tagalabas ng Kalinga. Pero hanggang ngayon, dikit pa rin kayo ng dikit. Nandito pa rin ang mga nguso ninyo sa loob ng Kalinga. Nakikisalawsaw, panghihimaso, nakikialam. Ha? Nakikialam. Missing Angel, may grab sa taas sa'yo. Umbrel Venosa, shout out po. It pained me, no? It pained me that this is happening in Kalinga. Kasi guys, sobra kong mahal ang Kalinga eh. Sobra-sobra kong mahal ang Kalinga. Kaya ganito kainit ang dugo ko pag dumating sa panahon na merong ganitong tao. Amrel Lino, sa kanina pa ako nanonood at biti-biti lang, kalma ka lang, MC, shout out sa'yo. Sige po. Thank you po, Sisi. No? Ayaw ko ang mga ganitong uring tao mananatili dito sa Kalinga. Dapat ito pagtatanggalin sa Kalinga. Dahil marami pa dyan na nangangailangan ng tulong na dapat bigyan ng panahon. Hindi ito worth it. No? Walang kwenta po itong mga ganitong tao na tinutulungan po ng Kalinga na walang pagtanaw ng utang na loob. Na dapat itong si Madeline nang hingi ng apology kay Kalinga Prab at sa buong Kalinga. Itong ginawa niya. No? Itong ginawa niya. Pagpapahiya kay Kalinga Prab na hindi man lang, hello Jim, SG, may galap sa tao. Itong ginawa niya. Hindi niya na itanggol si Kalinga Prab doon. Hindi niya kayang ipagtanggol. Bakit na ba si Kalinga Prab? Tuwang-tuwa naman pandinig niya na mamalakpak yung tingan tong animal na bata na to, tong hayop na to. Uy, demonya ha, demonyang Madeline ha. Kinig ka mabuti ha. Kasi kung sa harap lang kita, nilamuta ko na yung mukha mong animal ka. Ha? Nilamuta ko na yung mukha mo. Hindi mo man lang maipagtanggol si Kalinga Prab doon sa mga bashers nila ni Bintu. Tuwang-tuwa ka. Dahil feeling mo, ha? Feeling mo, makakatanggap at makakatanggap ka ng awa ng ibang mga tao diyang nanonood. Mapagsamantala kang animal ka. Ha? Susan De La Cruz, bakit ayaw magsitigil ang mga yan? Ayaw na ba nila ng tahimik? Di ba? Bakit ayaw po nilang magsitigil po, Susan De La Cruz?
Kasi ang namumuno dito, ang gustong magpabagsak kay Kalinga Prab. Ang paghihiganti galing mula, mula paa hanggang tuktok. Na? Ang galit niya dito dahil hindi tinuluyan ni Kalinga Prab si Yel Season. Dahil siya po ang pinapangakuan na magiging ninang ng Kalinga. Ha? Pinalitan niya ang kanyang pangalan na Ninang Alma doon sa bagong pangalang Berry para mabanatan niya si Marilyn Pablo. Dahil bakit galit na galit siya kay Marilyn Pablo? Dahil si Marilyn Pablo ang nagiging ninang ni Kalinga Prab kay Jack Tapia. Binanatan niya noon si Jack Tapia dahil pinaghahambing niya si Jack Tapia kay Yel Season. Sinabi niya sa akin, galit na galit siya, hindi siya titigil hanggang makapaghiganti itong animal na ito. Kaya itong ginagawa niya, lahat ng meron ang Kalinga, alam niya na mga iskat ni Kuya Bal, ha? Kukunin yan ni Kalinga Prab, mapupunta kay Kalinga Prab. Alam niya yan. Kaya lahat ng meron ang Kalinga, ginagapang niya. Gusto niyang masira ang mga beneficiary para pagdating ng panahon, sila ang Kalingap, sila si Kalinga Prab ang mababas. Gusto niyang mabas ng mabas si Kalinga Prab. Gusto niyang mabas ito ng mabas ng mga tao, ang buong Kalingap at Kuya Bal Santos Matubang. Ito po ang motibo ng isang alma. Ang bigong hindi nananalo. Oh, talo ka kay Marilyn Pablo, ano? Kung tutuusin naman, alma, mas nakakahigit si Marilyn Pablo sa'yo. Sa buhay, sa pagtulong, sa pagsuporta kay Kalinga Prab. Deserve naman talaga, amen, kahit na inaway ko yan, deserve naman talaga ni Marilyn Pablo maging ninang talaga dahil protective. No? Hindi nga lang perfecto. May mga nagawa lang po siya dito na hindi ako agree. No? Ganun lang dito sa Kalinga. Pero sa katotohanan nito, mabuti nga hindi ka naging ninang dahil masahol ka pa sa demonyo, ha, alma. Wala kang pinag-aralan, ha? Bugok ka, pinapairal mo lang kahambugan mo dito para makapaghiganti ka kay Kalinga Prab. Anong perang pangyayabang mo? Ha? Tagapunas ng puwet? Nakatira sa parang cockroach na apartment? Na ang buhay mo, ha? Nandiyan nakasalalay na sa social media para makapaghiganti na nagpagkukunwari ka, nagkukunwari kang sponsor, tumutulong, ha? Utang ina mo. Cristila Abelira, may galang sa taot si D. Salamat, sis. Ha? Monit D, Singapore po. Hello po siya taot sa taga Singapore po. Ha? Hayop ka? Wala ka sa kalingkingan ni Marilyn Pablo. Talagang ibabayaw ko ngayon si Marilyn Pablo laban sa'yo. Eh, ganyan lang kami, inaaway ko yan. Pero mas matatag yan kaysa sa'yo. Hindi mo kaya si Marilyn Pablo. Kaya nga hinanap, nagtataka si Marilyn Pablo kung sino ka si Berry. Hindi ko kagad sinasabi yan hanggang nalaman niya doon sa live ko na ikaw pala si Alma na panay ang banat sa kanya. Matindi galit mo dahil hindi ikaw ang piniling ninang. Matindi ang galit mo. O, nasaan na? Ha? Kayabangan mo, puro utang ka na lang, hindi ka makabukas sa sarili mong bank account, animal ka. Vilma Murada, I love Rob and Jack. Yes, lahat tayo supported dyan. Diba? Kayabangan mo. Kahit na mag-aaway kami ni Marilyn Pablo, ha? Who cares? Pareho kami nasa Kalinga. Ikaw, bigong ninang. Lahat na lang gusto mong siraan dito, sirain dito sa loob ng Kalinga. Sara Akayla, watching from Quiet Madam. Hello po, Sara. May galap sa TCB. Mag-ingat ka po dyan sa Quiet po. Ingat po, ha? Kayong mga ganitong tao, dapat sinunog sa impyerno. Get over it. Because Kalingap will go down in history. Kalingap is a legend. Kalingap is a benevolent community. Anong meron kami, mag-away man kami, maghalikan, magyapusan man kami, wala ka na doon.
Pero dito ang paghihimasok mo dito, pagpapahiya mo sa kalingap, ginagamit mo ang mga benepisyaryo dito, gabagay, nakatatlo ka ng putang ina mo, ha, nakatatlo ka ng animal kang hayop kayo. Isama mo na sa impyerno yung batang madili na yan. Ha? Demonya yan. Magsama na kayo sa impyerno ng tatlo! Ito naman, pabida-bida, matindi! Ah, matinding magpabila-bila dito sa kalingap. Akala mo kung sino mayaman, kung sino mo sinusuportan. Ha? Tinggil mo. Tirisita, sarap tika. Thank you po, sis, no? Thank you po. Sita sa ating mga OFW po, mga bayani po ng Pilipinas. Thank you po sa inyo. I love you guys. Watching from Jida, Kisemi, ma-issue na naman si Kalingap. Nakita ko yung live ni Kalinga Prab kasi kahapon na yun nga nabash siya doon ka sa live ni Binti Boy dahil nga daw napabayaan ang magkapatid. Hindi po katotohanan yan. Hindi po sinasabi ni Madeline at Sina na sila pala ay patuloy na binablog ni Jason. Na patuloy silang inaayudahan itong animal na pisting hayop ng demonyang ito na gusto kong lamutakin ang mukha nitong almam nila. Magkabansot-bansot ka talaga sa aking animal ka, ha? Ay, talagang yung kapunggukan mo ba? Gagawin kitang 3 feet tall, imbis na 4 feet. Sel TV page, shout out po sa'yo. Ha? Ayan, sister, Sel TV page. Banatan niyo yung si Madeline na yan. Isa yan, ha? Sa dahilan kung bakit napahiyas Kalinga Prab na hindi man lang kayang ibatanggol, na hindi man lang kaya sabi kay Kalinga Prab kung kailan pa siya inayagahan dito. Pinapatuloy niya ang katahimikan niya para makakurako siya ng pang-boyfriend. Panglandi sa kanyang kalibugan. Ito susukli nyo kay Kalinga Prab? Mga walang hiya kayo? Ito susukli ninyo? Tandaan ninyo, ang mga lahat ng binibitawan ng Kalinga Prab, hindi po yan umuusad. Ang mga binipitawan ng kanyang masda ninyo, mga buhay na mga tinutulungan itong animal na piking bigong ninang na yan. Ha? Dahil sa kalibugan mo, Madeline, ninyo ni Sina, pinagpalit ninyo ang mga magagandang na ibigay na itulong na kalimutan ninyo. Ang mga ginagawa ng buong kalingap sa buhay, paano kayong nagiging mukhang tao? Ah, nagmuka kayong tao dahil sa kalinga. Totoo yan. Hindi ako nagmamatang pobre dito po. Dahil nung ito na nakita ito ni Kalinga, ni Kuya Bal, si Bombay, talagang sobrang awa natin, nakita natin tayong mga viewers. Kaawa-awa dahil kay Bombay po. Kaya pati mga kapatid na isama sa pagtulong, dapat si Bombay lang ang tinutulungan. Ngayon, sinong kinakawawa ngayon? Hindi ba si Bumpay ang kawawa ngayon? Ang casualty sa ginagawa nitong magkapatid na to? Kawawa kayo, Madeline. Ha? Dahil tingin ko, bibitawan na kayo ng kalingap. Dahil tingin ko, ha? Yung pinagpalit ninyong kunting halaga galing sa peking traidor na ninang na yan at Jules Salcido, ha? Tandaan nyo ito. Huwag kayong bumalik pag kayo binitawan ng kalingap. Huwag kayong magpaparinig. Huwag kayong lumapit-lapit sa kalingap dahil mumurahin ko kayo. Ha? Vilma Morada Trusis, nasubaybayan. Ha? Alam natin mga kalingap kung paano nabago ang mga buhay ng mga ito. Ito, igaganti ninyo? Mahiya naman kayo. Nasaan ba ang konsensya ninyo? Nasaan? Hindi ba kayo sinusundot? Ha? Ng Holy Spirit? Wala ba kayo mga Holy Spirit? Mga espiritong marunong magpasalamat? Mga espiritong marunong tumanaw ng utang na loob? Christina Villara, tingil mo, Madeline, kung sa harap ng mga kalinga, baka alam mo kung anghel demonya ka pa. Demonya yung putang inang yan.
Ang tagal na pala. Piro mo. Ang tagal-tagal na palang tumatanggap ng pira ng putang inang ito. Hindi man lang niya makuhang sabihin kay Kalinga Prab na inaayudahan pala siya ng isang wakwak. Matagal na pala silang nag-uusap-usap. Ito ang ikinasama ng loob ko. It pained me. Why there are people like this? Huh? Yung kalibugan mong bata ka. Tignan natin padating ng panahon kung kaya kang sustentuhan itong peking animal na alma na to. Ni isang salita, wala kang masabi ninyo ni Sina. Para ipaglaban si Kalinga Prab, ipagtanggol, ito pa ang ginaganti ninyo, mga hinayupa kayo. Gabaan sana kayo. Magkabuntis-buntis sana kayo na iba-ibang ama at magkadahirap-hirap sana ang buhay niyo hanggang gumapang kayo sa lupa. Yan ang mandisyon ko sa inyo sa ginagawa niyo kay Kalinga Prab at sa buong Kalinga. Kalibugan ninyo. Kalandian ninyo. Ito? Disirba ni Kalinga Prab ang suklian ninyo ng ganitong uring ugali. Labs ko, gabaan rana sila dam. Ha? Gabaan ragid mo. Disirba ng Kalinga ang makatanggap ng ganitong pangbabastos, pagpapahiya sa labas ng lahat ng kanilang ginagawa. Deserve ba? Anong ginagawa ni Kalinga Prab na kasalanan sa inyo? Ano ang ginagawang mali ng kalingap na ginagawa sa inyo? Dahil nga, nagpapawakwa kayo, nagpapabrainwash kayo sa kunting pirang inaambag ng putang inang taong ito. Na wala nang ginawa sa buhay kundi paghihiganti, magtatrabaho, magpapakamatay, nagkandamatay, matay, magtrabaho, araw-araw! Para makapaghiganti lang kay Kalinga Prab. Laps ko, sila pa'y tabangan, sila pang bino, ang mga traitor kaayos sila dam. Diba? Ayaw ko mga ganitong tao. Ha? May mga prinsipyo po kami mga kalingap. May mga integridad kami dito. Kung nawawala ang integridad ninyo at prinsipyo, umayos kayong magpaalam at kailangan, ha? Transparent kayo. Anong dahilan? Sino ang umayuda sa inyo ng ubod na ng tagal? Pero ito hindi nyo mabanggit-banggit. Sinisikreto ninyo dahil umaasa pa rin kayo maayudahan ni Kalinga Prab. Maayudahan ng mga sponsor ng mga Kalinga. Ha? Mga mukha kayong pera, mga putang ina kayong lahat dyan. No? Mga mapagsamantalang tao. Sa dahil lang na labs ko, kay Bisaya man pud ko. Yan mo na yan. Bisaya naman ako eh. Diba? Anong ginagawa? Kalukuhan ito. Dapat ito tanggalin na sa Kalinga beneficiary ang mga ito. Dapat tanggalin na ito at hindi na po pabayaan na at huwag nang ayudahan pa. Kung sino man ang kanyang kasabat, magsama sila sa impyerno. Kayo nagpapawakwak. Kayo nagpapagapang. Pero wala kayong lakas ng loob na sabihin. Ha? Hello Korean, I don't know. I don't understand your Korean character. I don't know whoever you are. Thank you for visiting my channel. Anong pagkasalanan ng Kalinga? Bakit ninyo ito ginugulo? Bakit ninyo ito pinag-initan? Ano bang meron? Dahil hindi kayo kasama? Dahil hindi kayo recognized? Dahil reject kayo ng Kalinga? Diba? Bad boy ng kawayan. Ito, sabihin ko sa iyo.
Hindi ka ba magagalit kung may magta-tridor sa iyo sa lahat ng mga binibigay mong kabutihan sa kapwa ng ilang taon? Tapos tatridorin ka. Yan, no? Ang mga kalinga, nagkakaisa po kaming rumispito, sumuporta sa tama. Pero pag kaming mga kalinga, pag kami sinasagasaan, isa sa amin, pamilya namin dito sa kalinga, ang sinasagasaan, kalaban ko man yan sa loob ng kalinga, ipagtatanggol ko yan dahil kasama at pamilya yan ng kalinga. Noon ko pa sinasabi, kalaban ko man yan. Pag nakita kong tinarantado ng iba, ipaglalaban ko pa rin yan. Kalingap tayo. Magkapatid tayo, isang pamilya tayo dito sa kalingap. Walang personalan dito sa kalingap. Kung magagalit ka, galit din ako, o sige. Pero in the end of the day, that's all over with. Pero yung mga tagalabas, kunting issue ni Binti Boy, ha? Gagawing topic. Bakit? Dahil nandyan ba ang peaking alma na yan, ang peaking ninang na yan sa community na yan? Anong pakialam nyo kung meron kaming kunting issue dito sa kalingap? Issue namin yan, amin yan. Ang hilig nyo mga pitbahay sa kalingap, na wala naman kayong negosyo sa kalinga para mga pitbahay kayo dito. Diba? I don't like liars. People who are abusive in kalinga. People who do not look back to where they come from after all the kind of help that has been aided to you. O sige, natumba mo niya ng Sis Amy. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Hide mo na lang. This type of people should be avoided. This type of people should be discarded, should be rejected. So yun kayo, ha? Madeline, Alma, Jewel Saucedo, mga reject kayo ng kanina. Therefore, dahil reject kayo, doon kayo magsama-samang mga basura sa basurahan. Doon kayo sa sarili ninyong community kung saan kayo kinikilala. Doon kayo mag-focus ng ayudahan ninyo. Huwag ninyong pakialaman. Salawsawan ang kanina. Ha? Ang mga ganitong uring tao, dapat sa inyo, ha? Turuan ang leksyon. Kaya ikaw, Madeline, ha? Tandaan mo ito, Madeline, hanggang hindi ka maglalay pakipagtatanggol si Kalinga Prab sa lahat ng nangyayari, ha? Magkalisihan tayo dito, ha? Bata ka. Mark my word. Ha? Ang tahimik na Kalinga Prab, ang tahimik na community, nabas dahil sa iyo, animal candy, ay naku, talaga. Ha? Hayop kang demonya ka, pasanta-santa ka, pasanti-santita ka, demonya ka. Demonya ka. Itong ginaganti mo sa Kalingap, ginaganti mo kay Kalingap sa lahat ng ginagawa ni Kalingap Rab sa iyo. Anong uring tao ka, Madeline? Na kinaya mong tridurin si Kalingap Rab para magkapaghiganti yung animal na alman ito kay Kalingap Rab. Na kaya mo tinulungan mo si Alma Biri maghiganti kay Kalinga Prab. Ha? Nagpagamit kang demonya kang naku,
Talaga, talaga lang. Mutakin ko yung mukha mong animal kang bata ka. Ha? Tarantada! Anong uring tao ka, Madeline? Lahat ng ginagawa ng kalingap sa'yo! Sa iyong magkapatid! Mga traidor kayo! Kinasusuklaman ko mga ganitong uring tao! Mapagsamantala, mapagiganti! Anong ginawa ni Kalinga Prab sa iyo, Madeline? Natin-traidor mo ng ganito! Sinong nagbigay sa iyo ng cellphone? Baka yung cellphone na yan pa ang mismong ginamit mong pagtatraidor kay Kalinga Prab. Doon nakipaghuntahan ka sa animal na arma na yan. Ha? Na ang hanap ni Alma ay maghiganti. Maghiganti na maghiganti. Walang tigil ang paghiganti dito sa Kalinga kay Kalinga Prab. Tinulungan mo pang animal ka. Ha? Tinulungan mo pa. Lahat ng ginagawa ni Kalinga sa iyong pagpapaiskwela, pagpapaaral, pagbigay ng pera, araw-araw. Pagbabayan ng kuryente, tubig. Ah, pagkain yung mga dilata niyo, mga damit na binibigay ng mga sponsor niyo sa loob ng maraming taon po. Dapat ito tinitingala mo. Hayop kang bata ka. Animal ka. Ah, naawa ako dito kay Kalinga Prab. Ikaw pa mismo na nandyan sa loob ng bahay ni Kalinga Prab, katraidoran ang ginagawa mo! Anong uri kang hayop ka? Ha? Tao ka pa ba, Madeline? Na nagpapadala ka sa wakwak na to na ang hanap ay maghiganti kay Kalinga Prab, hindi mo ba ito iniisip? Tanga ka, gaga! Palibasa, wala kang alam, nakikita mo lang dulyan sa mata mo. Ha? Dapat ikaw, ha? Saksak yung mga dulyan hanggang ngalangala mo. Nang matigil na yung kalandian mong piste ka. Ha? Nangangayayat ka na sa kalandian mong... Ay, talaga, oh, ito na na. Nagtitimpi ako sa'yo. Animal kang hayop kang bata ka. Traidor ka! Sinasahuran ka pa habang sumasayaw ng mga opening, mga ribbon cutting ni Kalinga. Magkano'ng binibigay ni Kalinga Prab sa'yo? Hmm? Magkano? 2,000-5,000? Pati kaibigan mo nga eh, na pabahayan din. Dahil kaibigan mo, di ba? Naalala nyo? Naalala nyo? Shout out mo, Boy Kusina. May galap shout out sa'yo. Ha? Ang daming natulong ni Kalinga Prab sa buhay ninyo. Pati best friend mo, natulungan, napabahayan yung pati nanay niya na nagtitinda po ng mga paminta. No? Kung naalala niyo po yan. Loves ko, baliwala lang nila ang tulong ni Rab. Akala lang nila madali hanapin yung tulong sa kanila, mga gaga talaga yan, dati pa yan, unang tulong pa lang kay Kalinga Prab. Itong mga naibigay ni Alma Biri sa inyo, Madeline, suhol yan, hindi yan sponsorship, ha? Sa katangahan mo, tarantada ka, suhol yan, sinuhulan kayo para mapenetrate ng ninang Alma na yan, ni Biri na yan, nila ni Diyos, sa sino ang siraan si Kalinga Prab, at ikaw ginagamit na bala instrumento kang diputa ka. Hmm. Ha? Pasinsyahan na tayo ngayon. Kadulas ako. Nagpasuhol ka. Ha? Sinuhulan ka. Nagantihan si Kalinga Prab ng Alma Berry na to. Sinuhulan ka. Ha? Sinuhulan ka. Hindi yan ayuda sa papaaral mo, animal ka, tanga, gaga, estupida. Hindi yan.
sponsor siya pagpaparal. Ha? Sinong ginagawang tanga dito? Hindi ba mas lalo ka nagiging tanga, gaga ka? Sinuhulan ka para makaganti si Ninang! Piking Ninang Alma kay Kalinga Prab. Ito, nagpapasuhol ka para bigyang daan, bigyang tulay ang paghihiganti ni Ninang Alma kay Kalinga Prab. Inayunan mong tarantada kang demonya ka! Ginagalit mo ako eh. Tang siguro akala mo walang babanat sa'yo? Wala kong pinipiling banatan dito, Madilyn. Tandaan mo to, ha? Bata ka man o matanda. Hindi ka ng minor di edad. Ha? Kung minor di edad kita ka lang, hindi kita babanatan. Mga walang hiya kayo, mga walang utang na loob kayo, magkapatid. Tinarantado ninyo ang Kalingap, tinarantado, pinapahiya ninyo Kalingap, Rab. Pinababanatan ninyo. Hindi ninyo lang kayang ipagtanggol. Ah, naawa ko kay Kalingap, Rab. Na marami daw na disappointed sa kanya. Kaya nga sabi niya, kaya nandyan po ang Kalingap boys, ang key boys. Para ano pa, at siya pa mismo ang gagawa ng mga dapat gawain. Inaatasan niya na si Jason at si Binti Boy para sila mag-vlog, para si Binti Boy na ang mag-aayuda sa kanila. Pero ito binawaliwala mo. Hindi mo man lang maipagtanggol na ito nga sinasabi ni Kalinga Prab ay puro katotohanan. Na kayo ay naayudahan. Halos araw-araw, may kinakain kayo. May pinagbabayad kayo ng kuryente. Pero hindi pa sapat ang mga natatanggap ninyong pira dito sa Kalingap. Kundi nakahanap pa kayo ng ekstrang pira pang, ano, pang pakaringking ninyo. Paglalandi sa kalibugan ninyong mga animal kayo. Ha? Hindi mo man lang maisambit, salamat kay Kalingap, Rab, na hanggang ngayon kami na ayudan. Salamat sa buong Kalingap. Na hanggang ngayon napabuti ang buhay namin. Kailan kayo nag-vlog para man lang, ha? May promote si Kalingap, Rab. May promote ang imahe ng Kalingap. Nung ka, walang pagtanaw na utang na lang ginagawa niyo. Bagkos, ha? Katraiduran, kababoyan, kadimunyuhan. Tinulungan niyo pa ang isang alma makapagiganti kay Kalingap, Rab. Nagpapasuhol kayo mga tarantado. Mga animal, ha? Gabaan sana kayo. Lahat sana ng karma, ha, sa mundo mapupunta sa inyong magkapatid, maliban kay Bombay. Mapagsamantala, mga mukhang pera, mga anga-anga, ha? Wala nga kayong naisukli dito sa Kalingap eh. Kahit isa, anong naisukli ninyo dito? Hindi naman po nakahanap ang Kalingap na masuklian. Ang hanap ng Kalingap dito ay respeto, pagpahalaga. Kahit saan, wala akong nakikitang galing sa inyo, Madilyn, ng pagpapahalaga sa mga ginagawa. Akala nyo, ha? Ito'y lahat hulog sa langit. Pinagsikapan po yan ang mga tao. Pinagsikapan po yan ay Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. Ang mga binibigay, ang mga pang-ayuda ninyo. Pinagsikapan niya ng mga charity vloggers at sponsors at mga viewers. Ang meron kayo. Wala kayo sa putang inang buhay na yan kung wala ang Kalinga. Elvira Phil, may galap siya tao sa iyo, be. Wala kayo. Ha? Ano pinagagawa ninyo dito? Ako, manawagan ako sa lahat ng mga supporter ni Sina, mga subscriber ni Sina, mga esposo ni Sina,
stop nyo na ang pagtulong dito sa mga to. Dahil po, nagpapasuhol sila. Nagpapasuhol sila sa isang Alma at Joel Salcido para paghigantihan si Kalinga Prab. Paghigantihan ang Kalinga. Sa pamamaraan, sa kanilang pamumunong pangwawakwak sa buong Kalinga. Kaya mga ka-Lord, hindi po tayo papayag na pasukin ng mga ganitong aswang ng mga wakwak na to. Magsama-sama na tayo sa impyerno kung gusto niyo. Dahil awayin ko talaga kayo. Aawayin ko kayo, hindi ako mangingiming awayan kayo. Ibabandira ko mga pangalan yung mga hindot kayo. Mga salot kayo sa lipunan. Pinagkanulo, totoo yan ni CJ. Pinagkanulo nila si Kalinga Prab. Nag-ala Judas Iscariot, si Madeline at Sheena. Ang sakit, no? Nitong magkapatid ginagawa ninyo. Sino ngayon ang kaawa-awa dito sa lahat-lahat? Hindi si Kalinga Prab na pinagkanulo ninyo. Hindi po. Hindi ang buong Kalinga ang kaawa-awa dito. Walang ibang kaawa-awa dito, kundi ang kapatid ninyong si Bumbay. Ngayon, kung ano man ang kalagayan ni Bumbay ngayon, responsibilidad niyo na. Dahil, sana, itigil na ng Kalingap ang pagtulong sa inyo. Sana, tanggalin na kayong beneficiary o partner ng Kalingap. Hindi ninyo deserve ang pagmamahal ng Kalingap sa inyo. Hindi nyo deserve ang kabutihang loob na meron ng Kalingap para ibigay sa inyo. Iwan ko kung saan impyerno kayo nang gagaling. Dahil sa pera, money is a root of all evil. So you become an evil. Pinagkanulo ninyong Kalingap. Tinulungan ninyo ang taong gustong maghiganti kay Kalingap. At ikaw yan, Madeline. Nagpapabayad ka. Binayaran ka, sinuhulan ka. Para mawakwa ka. Pumayag ka naman. Pumayag ka naman sa halagang ibinibigay sa iyo. Kaya ka umalis sa poder na Kalinga Prab. Nagkukunwari ka pang mamamahingang hindot ka. Kalibugan mo ang nagbugso sa iyong umalis. At pera para may pambayad ka sa lalaki mong panglibog mo. Kalandian mo! Nimal kang hayop kang demonya ka! Tapos sa'yo, pinutulan ng tinggil. Malibog. Boyfriend dito, boyfriend dyan. Puro lalaki na sa isip, kalibugan. Nangangayayat sa kalibugan. Sabi ni Gilbert Dibuna, dami din ako sa kanila kasi traitor sila. Ang sub niyo po! Ang account ni Sina. Kasi ang mga subscriber ni Sina ay mga kalingap. Kaya mga kalingap, nananawagan po ako. Paki-unsub niyo po ang mga traitor sa kalingap. Paki-unsub niyo po ang mga taong walang utang na loob. Paki-unsub niyo po ang mga taong nagpapabay, nagpapasuhol para magandihan si Kalingap Rap at ang buong kalingap. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Na may ganitong mga beneficiary o partner ng Kalingap na tumatanggap ng suhol para mapasok si Kalingap Prab, para mapaghigantihan si Kalingap Prab. Kahihiyaan ni Kalingap Prab, kahihiyaan nating lahat ng mga Kalingap po. Dapat po tayo magkakaisa dito, ipagtanggol ang dignidad ng Kalingap. Anong uring mga demonyo ang mga ito? Para makapaghiganti lang?
makarma sana kayo. Gabaan sana kayo. Yung talagang matinding gaba, sana ang aabuti ninyo. Ha? Because God is just. Alam ng Diyos kung anong uring puso meron kayo. Mga uring pusong kagaya ni Judas Iscariot. Love ko ako ng tabangit, daghan pa yung taon. Sus, loves ko, daghan pa yung taon kong estudyante tayo o niya. Disabled in taon ko, no? Usaray akong income monthly. Hurot-hurot yun akong kwarta. Hurot-hurot yun karong panahon, no? Hurot-hurot kay, siyempre, no? Exam ng mga bata, tapos ang ilang person mahal kaayo. Diba? Sa akin, no? Loves ko, siya lang, oy. Ay, kung kaya lang ganong dili, good, no? Diba? Magkita ragun, magkinabangay din, eh. Ito, guys, panawagan ko. Kung totoo tayong suporte ng kalinga, ang panawagan ko dito, huwag po nating suportahan na mga ito. Dahil po sa ginawa nila itong pag-tribdor po ng kalinga. Pagta-tribdor kay kalinga, pagta-tribdor sa buong kalinga kay Kuya Balsantos Matubang. At ayaw kung ginagawa nilang ito ay mapunta po sa community nila nilangga. Ayaw ko mapunta dahil ako, nandyan ako sa community ni Dudong, andyan ako. Ha? Dipindir ako. No, ng kalingap. At wala akong pipiling idipinsa dito pag nakita kung may kamali ang mga ginagawa ang mga tao dito. Wala akong pakialam kung araw-arawin po nila akong i-content. Wala akong pakialam, inaraw-araw naman na nila ako ilang taon na, di ba? Hindi ako picked dyan, no? Wala silang kwinta sa akin dyan, araw-arawin nila ako. Naluki-luki na sila sa kaaraw-araw sa akin. Sila ngayon ang naluki-luki. Dahil bakit? Hindi na nga pinagpapansin. Panay pa rin ang topic, di ba? O sino ngayon ang luki-luki? Eh mas luki-luki kayo. Dahil kayo may nakikita sa akin. Ako wala akong nakikitang mahalaga sa buhay ninyo. Bakit ko kayo ikukontent? Dahil hindi kayo interesting na mga nilalang. Ako kinukontent, kagaya ng mga taong basher dyan, kinukontent si Langga, kinukontent si Dudong Ruel. Well, interesting people kami, di ba? Marami kayong mapupulot na interesting things, topic about us, while we could not find a single thing that is interesting about your life and your persona. You're not worth it mentioning about. Di ba, Vilma Douglas, sila ay magkapatid na honey and liar. Diba? Itong magkapatid na to, si Sina at Madeline. Tandaan ninyo, ha? Huwag nyo na pong suportahan ang mga ito. Pagtatridor po to sa buong kalinga, pagtatridor ka kalinga from. Pagtatanggap ng suhol, mabayaran lang sila para masira ang pangalan ni kalinga from at ang buong kalinga. Hanggang dito na lang po tayo, guys, mga lalab ko. I love you guys. May kalab sa inyo, mabuhay po ang kalinga. God bless sa inyong lahat. Mag-ingat-ingat po ang ating mga mahal na OFW po, lalong-lalo na yung mga thank you po sa lahat ng mga ispuso ng kalingap doon kay Dudong Ruel, no? At kay Kuya Balsantos Matubang. Dito po panibagong scout po ni Dudong Ruel na napaka-importante sa buhay ko ngayon. At yung scout ni Kuya Bal na napaka-importante din po sa puso ko ngayon. Nakakahabag po. Kaya pakishare niyo po ang video po ni Kuya Bal kanina po. At yung video naman ni Dudong Ruel, pakishare niyo po na sa community ko po yan. Thank you po sa inyo nilangga, Rishel Dudong Ruel. Ito'y panibago na namang projekto ninyo. Kaya palakpakan po. I am so proud to both of you. I love you guys. Mahal ko kayo. Love you, love you, love you. Bye-bye po. Thank you po sa pagsama sa akin, ha.